Isa pong pinagbalang Friday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Yan. Ngayong Friday ng umaga, bagong lahat, shoutout po muna tayo sa mga nagpipista ngayon sa Barangay Buwi. Doon po sa parokya po ng Balimbing, no? So, happy pista po sa inyong lahat. Kung nakarating ito doon sa inyo. Pero gayon pa man, ngayong Biyernes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, gaanong kalaki kaya ang tingin mo? Uy, gaanong kalaki ang tingin mo? Saan? Sa binhi at biyaya ng Diyos. Kasi po, ang ating gospel ngayon, hinango kay San Marcos pa rin, Kabanata 4, mga talata 26 hanggang 34, ay patungkol po sa talinghagang ito na ginamit ng Panginoon ng binhi at saka ng butil ng mustasa. No, na isa lang naman ang gustong sabihin sa ating lahat, no? Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid, no? Na para bagang kahit walang ginagawa, tumutubo. Ay ako po ay sa isang bahagi ay talagang witness of how great that seemingly small grace or seed na tatawag dito ay kung gaanong kalaki ang kakayanang gawin, ang dapat gawin sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Na minsan hindi na nakabase sa atin, kundi talagang nakabase na sa katotohanan ng biyaya at grasya. O siyempre, mayroong bahagi tayo, pero sa isang bahagi, sabi ko nga, yung kalakihan ng biyaya, hindi sa atin talaga nakasalalay eh. O nga, tayo naman ang tatanggap. Pero sa isang bahagi, dapat malinaw din sa atin ito. At palagay ko magandang pagnilaya natin ito. Because sometimes, the limits of grace and blessing, sa hindi doon sa grace at sa blessing, kundi sa ating paniniwala, kung ano ang kakayanan ng biyaya ng Diyos, at anong kayang gawin ng biyayang ito. At prove na po mga kapatid, lalo na kung hahayaan natin ang biyaya ng Diyos, ang siyang mag-work, no? Siyang turumabaw sa atin, naku mga kapatid, tayo mismo ang mamamangha sa kakayanan nito. At ang kagandahan nga nito, katulad ng isang binhi, hindi minsan kapansin-pansin. Diba? Sabi dito, nung gabi itinanim, nung umaga, hindi mo na napansin, hindi na natin nakita ang prosesong pinagdaanan, pero maya-maya, manghang-mangha na tayo doon sa naging sibol o bunga nito. Tapos ang ginamit pa nga ni Lord na isa pang talinhaga, ito'y parang butil ng mustasa na pag naging puno, napakalaking puno. No? Sa totoo lang, grace is like that. Kaya nga, sadya, kailangan nating hilingin, kailangan nating ipanalangin yung paghingi ng biyaya, sadyang bahagi ng ating gampanin at isang gawaing Kristiyano. Ang ikalawa po, di siyempre, yung pagtitiwala sa proseso at sa kakayanan ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sometimes hindi kayang tarukin ng ating pag-iisip kung ano yung pwedeng mangyari dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, tayo mismo yung nagiging parang limitation ng grace. Although hindi naman talaga natin kayang pigilan ng biyaya, but at the same time, tayo mismo ang nagiging hadlang, tayo mismo ang nagbibigay hadlang doon sa kakayanan at pwedeng gawin ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, magandang maitanong eh, gaanong kaliit o kalaki ba ang tingin natin talaga? Saan? Sa biyaya ng Diyos. Eh kung talagang tayo po mga kapatid ay lumalalim sa ating pong buhay, panalangin sa ating buhay pagninilay, mga kapatid, dapat po isa sa mga dapat nating nare-realize ay yung katotohanan ng biyaya ng Diyos. No matter how small it may seem, insignificant sometimes it may seem, do not discount the fact kung ano yung kayang gawin. From miracles, sabi ko nga sa inyo, mamamangha tayo. Miracles, healings, lahat, conversions, ang daming pwedeng gawin. Basta't biyaya ng Diyos. Okay po? So sana huwag tayong mag-limit sa biyaya ng Diyos, kundi magtiwala sa kabutihang loob at kakayanan ng biyaya dahil na rin po sa ating mabutihing Diyos. Okay po? So punta na po tayo sa ating mga pagbati. Babatiin siyempre natin ng happy birthday si VG Ampelocchio, ang aking pinsang si Ante Mayo, ng happy birthday sa aking dating kaklasing si Dr. Vicente Enteng Luz, gayon na rin kay Myrin Loto, kay Crystal Ramos, kay Rods Mogol Madrigal, happy birthday. Gayun na rin kay Laika Manrique, kay Pinks Mabiog, kay Richelle Concordia, kay Carl Matthew Canobas, kay Richie Ronquillo, kay Edwin Mea, kay Marie-Chris Bacon, ng happy birthday po sa inyong lahat. At pagbati na rin, belated na ata ito, 34th wedding anniversary kina Ferdy and Gigi Degala.
happy anniversary sa rin. At paghiling ko po ng patuloy nating pananalangin para kay Kuya Edil Saher, para sa kanyang pagpapatuloy na pagpapagaling at healing. At syempre, ang lagi ko po namang paanyaya sa ating lahat, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At syempre, kapag malinaw na sa atin kung gaano kalaki talaga ang biyaya ng Diyos, eh di yun ang lagi natin nasabi. Always be blessed and be a blessing.